Bali, meron pong nag-comment na nagre-request ko po siya. Wish granted po kayo. Your wish is my command. A blessed day, everyone. Welcome back to my channel. For this day video, mga momshies, ay muli samahan ninyo ako dahil may gagawin po tayo. Pero before that, mga momshies, bago ko po ituloy ang aking vlog na ito, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko na ito, please don't forget to subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para every time po na mag-upload ako ng panibago kong videos ay ma-update po kayo. So, bali yun mga momshies, inabasa akong request sa isa sa mga vlog na in-upload ko last month pa po, yung tungkol sa duties and responsibilities ng isang barangay secretary. So, ito po yun mga momshies. Bali, meron pong nag-comment doon tungkol sa aking trabaho na nagre-request ko po siya. Ayun, shout out to Sir Fernando Ala. Sir Fernando Ala, ayun po, eto na po, ginagawa ko na po yung vlog na wish nyo. Wish granted po kayo. Itry ko po siyang may upload today. So, bali, eto pong vlog na ito is tungkol sa barangay accomplishment report. Yun po yung wish niya na gawan ko po ng isang video or ng isang vlog. So, eto na po yun, Mr. Fernando Ala. Your wish is my command. At before that, hi din po sa iba pang mga barangay officials na nanonood at sumusuport sa aking mga videos. Sana po huwag niyong kalimutan din na mag-subscribe. Thank you po sa inyo. Hi everyone! So, ayun po, mga momshies, mga kabarangay. Bali, eto po, mag-start na po tayo. Nandito po ako ngayon sa aking Google Drive kasi dito po isinave yung files na gagamitin natin ngayon para sa videos ni upload ko. So, mga kabarangay secretary ko or sa mga barangay officials na nagre-request ng videos na to, so, ang uunahin po natin ngayon yung quarterly reports na talaga pong dapat na po nating ihanda ngayon kasi ngayon po ay fourth quarter na at since malapit na pong mag-close yung year ng 2020, kailangan na po nating ihanda ang mga quarterly reports, semestral reports, monthly reports, annual report. So, yun mga momshies, mga kabarangay, ang uunahin po natin gawa ng video sa araw na ito ay ang paggagawa ng quarterly reports. Kailangan ko na rin po na kasi siyang i-ready. So, tamang-tama po yung request sa atin ng paggagawa ng mga barangay accomplishment report. So, inihanda ko po ito para sa fourth quarter ng 2020. Ayan. So, ang una po natin gagawin ay yung katarungang pambarangay compliance report. Ito po ay nagawa ko na. So, kahapon ko lang po ito ginawa para maipakita ko nga po sa inyo. At since hindi ko po siya magawang ma-share sa inyo sa aking laptop, hindi ko ma-record sa aking screen ng laptop. So, gagawin natin po ito ngayon dito sa aking cellphone. So, kung makikita nyo po, as you can see, Katarungang Pambarangay Compliance Report. Ayan po siya. For the fourth quarter 2020. So, actions taken by the lupong tagapamayapa. And then, dito po sa table, ayan makikita nyo po mga momshies yung logo ng barangay at yung logo ng aming munisipyo. So, bali mga momshies, sa mga tables nito, makikita nyo po mga momshies, mga kabarangay, nandito po yung barangay, which is ang aming barangay is Barangay Panumian 2. Then, dito po sa next table is Nature of Disputes. Ang form niya po ay KP form.
KV form, Katarungan Pambarangay Compliance Report po. Then, dito po sa nature of disputes, makikita niyo po dito yung criminal, civil, yan po ang criminal, civil, others, then yung total niya. So, for this quarter, fourth quarter of 2020, bali, nagkaroon lamang po kami ng 7 sa, and 5 sa criminal case, then 2 sa dispute, 2 sa civil, 2 sa civil case, and wala, 0 po sa others, at ang total niya po is 7. 7 po yung total for this quarter. Kung magtataka kayo, kakaunti po talaga. Kasi dito po talaga sa aming barangay ng Panungin, Mendez, Cavite, sa awa po ng Lord ay hindi naman po siya ganon kagulo. Ibig sabihin, payapa po at tahimik ang aming barangay. So, ganyan lang po kadami. Marami na nga po yan eh. Minsan dumadaan po yung isang quarter na talagang isa lamang po or zero talaga po yung krimen or yung gulo na naihahain sa aming barangay. Ang karamihan po po sa nangyayari ay kaunting hindi pagkakaunawaan, chismis, or kaya ay hindi pagbabayad ng utang. Yun lamang po yung karaniwan na nangyayari sa amin dito sa aming barangay. So, punta po tayo sa actions taken by the lupong tagapamayapa. Then, ayan po, under niya, sa table niya is settled cases. Under mediation, ayan, mediation. Then, conciliation, arbitration. Then, yung total niya po. So, yung 7 po na yon na case na nangyari sa aming barangay, na inihain sa aming barangay, na settled po namin lahat sila under mediation for this quarter. So, yun po mga momshies. Yung conciliation po ay 0. And then, ang arbitration 0 din po. So, ang total namin ay 7. Then, sa susunod na table po, ay nakalagay dito unsettled cases. Sa ilalim ng unsettled cases, ay nandito yung repudiated case, withdrawn, pending, dismissed, and certified cases, at saka referred to concerned agencies. So, ayan mga momshies, as you can see, zero po lahat siya dahil na-settled nga po namin lahat under mediation sa actions taken. So, yun. Ayan, ganyan lang po yung aming quarterly reports sa Katarungan Pambarangay. At ito po ay prepared po ng inyong lingkod, then submitted naman po by ng amin po ng barangay Maximo M. Cubio. Punta naman po tayo sa barangay data capture form. Ito naman po ay yung ECA na tinatawag, yan, yung Form 2.2.2 Barangay DCF, Manila Barangay Cleanup, Rehabilitation and Preservation Program. For the fourth quarter year 2020, ito po ay under sa Solid Waste Management. Siya nga po pala, may kanya-kanya pong reports na ginagawa ang mga council sa barangay sa ilalim po ng mga committee na kanilang hinahawakan. So, ang Solid Waste Management report po ay under po ng aming Ecological and Solid Waste Management Council sa pangunguna po ng aming barangay kagawad na si Alfredo Cubio Jr. Then, yun po. Sa quarter, ito po ay quarterly report din po. Makikita nyo po dito, ayan, may general information ng aming barangay. Ayan, Barangay Panungin 2, City, Municipality, Location, Mendez, Provincial Location, Cavite, Regional Location, 4A. Total population po namin is 1,647. So, talagang makikita nyo konti lang po kami. Then, number of household is 392. Ayan po, makikita nyo dito yung Barangay Solid Waste Management Committee.
Number one, yan po yung mga sasagutan na sinasagutan namin sa aming quarterly reports. Number one, does the barangay have a barangay solid waste management committee and was created through an executive order? EO? Question mark. Yes, ang sagot namin. Meron po kaming executive order para po sa solid waste management committee. So, yes po. Number two, 1.2. If the answer is yes, ayan, makikita nyo po. If the answer is yes to item 1.1, indicate what EO number and date of approval. Write the NA if the answer to item is 1.1. Write NA if the answer to item 1.1 is no. Pero kami po ay meron, so ayan po, nakadetalyed po dito yung executive number namin, 03 the series of 2018, and ang date of approval po is July 21, 2018. So number 2 po, sa number 2 naman po, determine the functionality of the committee based on its composition. Put a check mark on the appropriate box. So ayan po yung composition. Ayan po. Kagawad, yes. SK Chairman, yes. President of Homeowners Association, no. Kasi wala pong president kami dito sa mga homeowners. Private and public school principal representative, yes. Meron. Parent Teachers Association, president representative, yes. Meron din. Religious Organization Representative, yes. Meron din po sa aming Executive Order. Business Community Representative, yes. Environmental NGO Representative, yes. President Market Vendors Association Representative, NA po. Kasi wala po kaming market dito, so wala kaming association ng market vendors. Junk Shop Owners Association Representative, NA din po dahil wala kaming junk shop dito sa aming barangay. So, ayun po. Sa next page po, makikita nyo is ang mandatory segregation of waste at source. Number 3, determine the compliance of rate of household on segregation of waste at source. Ayan po. 3.1 total number of household is 392. 3.2 question, total number of compliant household. Households are compliant when waste are segregated into residual, biodegradable, recyclable, and or special waste and dispose of in separate containers. So, 338 po yung aming total number of compliant household. Computed percentage, use formula below, 86.2245. So, as you can see, number of compliant household, para po makuha natin yung sagot natin kung ilan po yung percentage ng mga household na nagko-comply. So, number of compliant household divided by total number of household, then times 100. So, ayan po yun. Kung paano po yung computation, makikita nyo po. Ayan po. Makikita nyo po dito. Ito po. Ayan. Ang ating pong sagot is 86.2245. So, ayun po. So, ibig sabihin, pasado po kami. Based on the computed average, are the household covered by the barangay compliant? If average is 70% or higher, tick yes. Dahil average po namin is 70% higher, dahil meron po kaming 86%, 0.2245. So, I tick yes. Ayan po, di ba po, nakikita niya. So, ayan. The barangay, nandito po sa note, the barangay must reach a minimum rate of 70% to be considered as compliant. So, ayun po, compliant household po kami. Pagdating po naman dito, segregation and collection of waste, types of waste collected by the barangay at the household level, put check mark on the appropriate box. Ayan, makikita nyo. On the appropriate box, recyclables, compost and biodegradable, and residual, others please specify. Number 6,
collection scheme. Ayan, may check po lahat siya. As you can see, ayan, may check po sa recyclable and compost, biodegradable, and residual. So, number 6 tayo. Barangay collection scheme. Put check mark on the appropriate box. Separate day collection of different waste. Same day collection of different waste on separate trucks. Others. Dito po sa amin sa bayan ng Mendez, is separate day collection of different waste. Dito po sa amin ay separate day ang collection of different waste. Dahil po, ang market day po namin dito is every Tuesday and Friday. So, kapag Tuesday po, ito po yung araw ng collection ng mga basurang mga kadiri, kung tawagin. Nandun po yung mga pampers or diapers or mga ginamit ng mga kababaihan natin sa kanilang menstruation. Yung mga ganun. Mabasa lahat po ng mga basurang kadiri is every Tuesday. Then, every Wednesday naman po yung mga basurang recyclable materials. Ayun po, mga mamshis, mga kabarangay. Then, dito na po tayo sa Functional Materials Recovery Facility. Ito po yung pinakamahaba naming ginagawang quarterly reports dito po sa Solid Waste Management. Number 7, determine the compliance rate of the barangay on establishment of MRF. The barangay has a material recovery facility. Yes, meron po kaming material recovery facility. Actually po, best MRF po. As you can see, kung napanood nyo po yung videos ko tungkol doon sa ito, pakikita ko po sa inyo. Ayan po yung duties and responsibilities of barangay secretary. So, I think nandoon po yung aming award na kami po yung best barangay sa MRF. Best MRF po. If yes, what type of facility? If the barangay has any of following, automatic 50% na po yun. So, ayan, 50% po agad kami kasi may established MRF operated by the barangay po kami. Then dito naman po, does the existing MRF had an operational solid waste transfer station, in sorting station, drop-off center, composting facility, and recycling facility, or does the MRS effectively address all type of waste? Bali, 25% lamang po dito ang aming barangay kasi po, meron po kaming pinagpapasahan ng transfer station po. Yun po yung aming eco-farm. So, 25%. So, ang kabuuan, ang total po namin dito is 75%. Number 8, based on the total score, is the barangay compliant? If score is 100%, tick yes. Otherwise, tick no. No po kami doon. Kasi hindi po kami umabot ng 100. Then dito naman po sa waste generation and waste diversion, number 9, determine waste generation of barangay per quarter. Number 1, waste generation of the barangay per capita. At dito po, hindi ko po siya nasagutan kasi po, ang sasagot po nito is yung aming Solid Waste Management Committee. So, sila, pagkapasa ko, bago po namin ipasa is lalagyan po nila ito. So, niready ko lang po yung form na ito para po sila yung sumagot. Siya po yung sumagot. Number 10, did the barangay conduct clean up coastal rivers and other waste water body and other water bodies activities in the last quarter? Yes, kasi po dito po sa amin sa Mendez at ang lahat ng barangay po dito sa Mendez ay nagko-conduct po ng weekly cleanup drive. So yun po. Na kung tawagin namin ay Manila Bay weekly cleanup drive. So, number 10, if yes, what is the total number of sacks of marine debris, solid waste collected in the area during cleanup activities? Gaya po ng sinabi ko sa inyo, ang magsasagot po nito ay siyang aming committee ng Solid Waste Management. Kaya kung makikita niyo po, is blank po siya. Then, number 11, determine total volume of waste diverted per quarter. Ayan, sila din po yung magsasagot niyan. So, dito na po tayo. Determine the compliance of LGU to waste diversion target. Ayan po. Nandyan po yung volume. Yan po. May computation din po. So,
yung aming solid waste committee rin po yung magsasagot niyan. The barangay has its own no littering ordinance. Wala po. Ang sagot po namin is no. Kasi po, does the city municipality have a no littering ordinance which the barangay implements? Yes. So, yun po, yung municipal ordinance po, yung aming ina-adapt para magkaroon, yun po yung ordinance na ipinaiiral namin dito sa aming barangay. If yes, does the barangay apprehend violators of RA? Check for apprehension tickets record of violators. Ang nakalagay po dito is no. Kasi ang amin lang po, wala po talaga kaming mga tickets na ibinibigay sa mga nagbabiolate. Kasi ang amin lang po, kapag hindi po sila sumunod sa tamang pagsasegregate ng mga basura, ang ginagawa po ng aming delivery truck ay ng aming truck ng basura na naghahakot po ay hindi po pinipick up yung kanilang mga basura. So yun, isa na pong malaking ano yun sa kanila, parusa. Next steps. Nandito po sa table na to, makikita niyo po yung key legal provision, legal consequences, reason for low compliance, and next steps. Bali, ang sagot po namin sa key legal provision, segregation at source. So, meron po kaming segregation at source. Meron po kaming functional MRF, waste generation, and waste diversion or littering ordinance. And legal consequences, administrative sanction, fines, and or penalties under RA 9003, Section 49 and 50. Reasons for low compliance, wala po kaming sagot dahil may compliant barangay naman po kami. Ang next steps po, adapting the municipal ordinance for the mandatory segregation and right disposal of garbage, MRF, is functioning. And ordinances posted is implemented. Ayan po, accomplished by Alfredo P. Cuvio Jr., yung aming pong committee chair on environment or authorized representative. Then, certified correct po ng aming punong barangay. Ayan po siya. So, next naman po tayo. Bali, dalawa na po. Punta naman po tayo sa aming BAUSI Quarterly Compliance Monitoring Form. So, ito naman po yung sa quarterly, consolidated quarterly compliance monitoring report ng RA 9262 AVAUSI. Period covered, fourth quarter as of 2020, Province Cavite Municipality of Mendez. So, ayan po. Ito po yung overall report ng BAUSI, DILG BAUSI Form 1B. So, ayun po yung table. Barangay, Panungin 2. Sa unang table, number of BAUSI cases reported. Sa ilalim po nito, yung physical abuse. Ayan po. Sexual abuse, 0 po. Physical abuse, 0. Sexual abuse, 0. Psychological abuse, 0. Economic abuse, 0. Then, yung total is 0. So, ayun, awa po ng Lord, walang BAUSI case po dito sa aming barangay for this quarter 2020. Number of cases acted by Lupon, ayan, referred to LS. Sa table po na to, puro 0 din po, as you can see, ayan po. Total number of BAUSI cases acted by Lupon, 0 po. So, ayan po lahat. 0 po. And thank God, dahil wala po kami case ng BAUSI dito sa aming barangay. So, next, punta naman po tayo sa report monitoring for the fourth quarter 2020. Ito po ay hindi ko po alam kung ang lahat po ng bayan or ang lahat po ng municipality is nagkakaroon po ng ganere sa bawat barangay. Actually po kasi dito sa aming bayan na Mendez ay pinagpapasa po kang mayor namin ng quarterly report monitoring. As you can see, report monitoring for the fourth quarter 2020, attendance monitoring report ngayong December 2020 ko po siya ginawa. So dito po,
LGU po ay Barangay Panungian 2, name of non-compliant barangay officials and employees, 0 po. Ibig sabihin, nandito po yung nature of non-compliance nila, habitual absenteeism, non-applicable, habitual tardiness, non-applicable, station, non-applicable, position, non-applicable. Alam niyo po kasi talagang ito po yung actual talaga, wala po talagang nag-a-absent sa amin. Kasi po, takot po silang mabawasan yung aming leave credits. So, iyon. Managkakaroon naman po ng absent, yun po ang halimbawa, nagkasakit. So, excuse po talaga sila. Pero kung more than that, wala naman pong wala naman pong magandang dahilan para umabsent sila is wala naman pong nangyayaring ganun. At dito po sa baba, makikita nyo po yung instruction. Add as many rows as necessary. Kung marami pong absent, for column 3, please put check mark on the appropriate response. Number 2, this is to be accomplished by the barangay secretary and punong barangay is approved by the local, by the LCE. Prepared by barangay secretary, yours truly, attested by punong barangay and noted by aming municipal mayor, butihing attorney, honorable attorney Frederick A. Vida. Yan po. So mga kabarangay, ito po yung isang form ng Baudes form. Ito po, bali sa isang quarter po, dalawa po yung ipinapasa ng Bausi na reports. Isa po kanina yung overall. Then ito naman po, ay anlit, hindi ko siya mapalaki. So, as you can see, nakasulat po dito, DILG NBOO, Baudes form, logo po namin. Then, Barangay Violence Against Women, Baudes. Quarterly Comply Accomplishment Report, Covered Period, 4th Quarter Year 2020. So, ayan po. Barangay Panungian 2, Municipality of Mendez, Province of Cavite, Region 4A, Calabarzon. Ayan. Dito po makikita nyo yung total population po namin. Then, number of male, number of female, then number of adults and number of minors. And dito po sa number 1, summary of cases received and actions taken, total number of clients served 0, total number of cases received by the barangay 0, total number of cases acted upon lupon 0, acted by lupon. So, dito po sa first table is the nature of cases. Nasa ilalim po niya is violence against women and children, RA 9262. Under physical, sexual, physiological, and psychological po pala, sorry. Economic and rape. So, ayan, wala naman po kaming mga ganong kaso. Trafficking, in persons, RA 9208, sexual harassment, yun po. So, yun. As you can see, zero po lahat siya. And dito po sa susunod na table, total number of cases referred. So, wala po. MSWDO, wala po. PNP, wala. Sa court, wala din po. And hospital, wala po. So, yun. As you can see, zero po lahat siya. Then, sa baba pong table, programs, projects, activities implemented to address BAO issues, training, wala pong nangyaring training for this quarter, advocacy, wala rin po, and others, wala rin po. So, submitted po ito ng aming BAO si officer, Adolfina P. Perma, barangay BAO this person, denoted by aming punong barangay Maximo M. Cubio. Ayan. Punta po tayo dito sa barangay full disclosure policy. Isa din po sa sinasubmit namin quarterly yung report ng tungkol sa barangay full disclosure. Hindi ko po alam kung kayo rin po is pinagpapasa rin kasama sa quarterly report itong barangay compliance to full disclosure policy. Ang full disclosure policy po ay
may mga posting area, kagaya po yung sa amin, nandito po sa harapan ng health center namin, kung saan marami po yung tao laging nakatambay, kasi na unang-una po nandun po yung aming mga tricycle drivers, ginawa po nilang paradahan yung medyo harap na yon. Then yung isa po sa may simbahan, ang isa po sa may school. Yun po, may three posting places po kami. Then yun, nagpo-post rin po kami sa official FB account ng Barangay Panumiento. So ayan po, Barangay Full Disclosure Monitoring Form number 1, Barangay Compliance to Full Disclosure Policy, DILDMC number 2010-149 as of 4th quarter 2020. So yun po, Region 4A, Province Cavite, Municipality of Mendez. Yan. Region 4A, Province of Cavite, Municipality of Mendez. Kompleto po. Then, Barangay Panunguento. Then, dito po sa mga tables, as you can see, number of barangays, ayan po, with compliance to full disclosure policy. Number 1, annual budget. May nakapost po kami na annual budget. Then, next po, yung itemized monthly collection. So, check din po siya. Summary of income and expenditure. So, check din po siya. Component of the era utilization. Check po. Annual procurement plan. Check din po. Ayan. Then, items to bid. Check din po. Then, bids results on civil works and goods. Check din po. Abstract of bids as calculated. Meron din po. And DRRF fund utilization, meron din po. So, ang remarks is completed. Ayan po. Then, prepared by inyong yours truly, Barangay Secretary, and noted by punong barangay. So, yun lang po. Ayan po. Sir Fernando Ala, eto na po yung wish nyo. Thank you po sa pag-wish nyo. Thank you po sa pagko-comment ninyo. At sa lahat po na gusto pa pong mag-request ng mga duties and responsibilities ng isang barangay officials, gagawin ko po sa abot po ng aking makakaya yung mga nire-request ninyo po. At samahan po tayo ng Lord sa ating trabaho. At thank you po. Para po palagi kayong ma-update sa aking mga i-upload ko pa na mga trabaho natin sa barangay, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at ayun po, hit na rin po yung notification bell. Thank you po. At salamat, salamat po ng marami sa walang sawan yung panonood ng lahat ng aking mga videos. Thank you po and God bless us all. Mwah!